CFO today, there are times in our life na talagang gusto nating balik-balikan, di po ba? Pero don't worry, dahil dito sa CFO today, pwede mo siyang balik-balikan. Sino ang iniisip niyo? Just kidding, dear viewers. I mean, pwede mo siyang i-replay kahit ilang ulit hanggang mamemorya mo na ang mga sinasabi namin. Huwag na nating patagalin and let's get to know these brethren. Exciting na naman dahil may mga makikilala na naman tayong mga kapatid na sasambahan natin sa kanilang kwento this Wednesday. Abangan pa ang iba nating kwento sa pagbabalik ng CFO Today! Creative ka ba? Well, how creative do you think you can be with clay as your medium? Panoorin natin kung paano ginawang art at business ng ating mga guest mula sa distrito ng Iloilo South ang paggawa ng paso mula sa clay. Ano-ano kayang design ang makikita natin today? Let's watch this! Ako po si kapatid na Hermana Mayan. At ako naman po si kapatid na Jeanette Namayan. Kabilang po kami sa Kapisanang Buklod sa lokal ng Liganes, distrito ng Iloilo South. Ang patire po ay pumasok ito sa isipan ko nung nakita ko kasi ito ang pinakaunang negosyo na naririnig ko sa pagsamba bilang pagpahalintulad ng ating Panginoong Diyos sa isang magpapalayok. Kaya naisipan ko ito ang pinaka mainam na negosyo na maari kong pasukin. Kaya sinubukan kong mag-research paano ito gawin, ano ang mga proseso, ano ang mga materyales na gagamitin. Sinubukan kong mag-umpisa sa maliit na puhunan at ako mismo ang gumawa. Kaya tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng pugon. Sa pagsisimula po natin, kailangan natin ang clay para malaman natin yung insaktong dami. Sinusukat po yun sa pagitan ng balde o timba. Yung clay po na ginagamit namin ay dalawang klase, yung itim na clay at saka yellow na clay. Mas matibay po siya kumpara sa ibang material. Ang inihalo po namin ay yung sunog na darak o ipa ng palay para maging matibay pa yung produkto namin. Ang purpose niyan para may heat resistance, kahit lutuin mo, hindi na siya gagalaw yung lupa na pinakaprodukto mo. Pagkatapos natin maihalo yung mga sangkap natin, ay pwede na po siya nating hulmahin sa pamamagitan po ng ating putter's wheel. Pagkatapos nating maihulma yung ating produkto, ay pwede na po siya nating gawa ng design para ready na po sa sa pagpapatuyo. Ito na po ang ating hinulma na produkto na pugon. Ito po ay atin na lang na patutuyuin at saka lulutuin pag natuyo na.
Ito po ay atin ang lulutuin sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ang patiri po ay nagsimula kami noong 2009. Nagsimula ako sa 6 na piraso. Ako mismo ang naghalo ng mga materyales. Ako ang nagporma. Ang negosyo po namin ay ginagamit din namin sa paghubog ng mga kaugalian ng aming mga kabataan, ng aming mga anak. Dahil maliit pa lang po sila ay natuturuan na sila paano hawakan ang isang negosyo at natututo silang mag-ipon dahil nakikita nila na ang pagpapatakbo ng negosyo ay hindi laging malakas ang benta, nagkakaroon ng mga panahon na mahina rin. Kaya maliit pa sila, ito ay nakakatulong na sa kanilang kristyanong pamumuhay. Gaya po ng pag-ikot ng paterswell ay gayon din ang pagtakbo ng aming buhay. Dumaraan din kami sa maraming pagsubok. Ramdam namin ang pagtulong ng Ama sa kabila ng mga kalamidad na dumaan sa amin, lalo na itong pandemya. May pagtatagumpay na ipinagkaloob ang Ama sa aming buhay. Kaya, kung kaya tumagal ng aming patire business mula noon hanggang ngayon, kaya nyo rin yan. Kaya, karirenyo na yan. Parang nai-imagine ko na kung anong design yung gusto kong gawin kapag kinareer ko na din ang clay pottery. Kayo ba mga ka-CFO today, naiisip nyo na ba? Itag nyo na yung mga kaibigan ninyong gusto nyong kasamang gumawa ng clay pots. Balita ko, galing sa mga guests natin na ang gumagawa daw ng mga clay pots, tumatagal at tumitibay. Ehem! I'm Ka Harmony Adyaw at sana na-inspire po namin kayo di lamang sa finished product, kundi sa ganda ng proseso. Parang buhay lang yan. Enjoy the process. We'll see you next time. Alright, panibagong business tips na naman po ang ating pong natutuhan mula sa career mode. Maraming salamat po. Okay mga ka-CFO, today kung kayo po ay feeling stressed na sa city life, aba, it's time for you to file a paid time off at makapag-relax naman kayo. At ang nature trip nga ang isa sa mga paraan para magbakasyon. Okay, i-ready nyo na ang inyong mga gamit at tayo po ay mamasyal sa distrito ng Palayan City, Nueva Ecija. Saan pa ba? Dito lang yan sa I'm Here Today. 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 Hello po mga ka-CFO today. Ako po si Kabatida Pabela Dumisaban mula po sa Kapisanang Kadiwa at narito po ako ngayon sa distrito ng Palayan City, Nueva Ecija para ipasyal kayo sa mga ilang lugar na maaaring pasyalan dito sa aming distrito. Ang bayan ng Bungabon ay hindi lamang kilala bilang Onion Capital of the Philippines. Unti-unti rin itong nakilala at dinarayo dahil sa isa sa mga patok na pasyalan dito, ang Labi River. Mula po rito sa bayan ng Bungabon na kung saan ay matatagpuan ang tanggapan ng distrito ng Palayan City, Nueva Ecija, ay maglakbay tayo ng humigit 30 kilometers mula dito sa Bungabon hanggang Labi. Sa paglalakbay natin ay makikita natin ang iba't ibang tanawin na bubusog sa ating mga mata. At narito po tayo ngayon sa Labi Bridge kung saan po ay matatagpuan natin ang Labi River sa baba nito. Tara na mga kapatid! Ang ilog na ito ay nakatutulong din sa mga kalapit na bukid para manatiling malusog ang mga lupa dahil sa tubig nito. Talaga namang nakaka-relax pag masdaan ang kabundukan habang naririnig mo ang agos ng tubig sa ilog. Perfect din ang lugar na ito para sa bonding ng pamilya at mag-selfie. Napapaligiran ng mga bundok ang ilog dito, kaya naman talagang napaka-presko ng hangin at malamig ang tubig dito. Ang ganitong pasyalan ay nagagamit din sa iba't ibang aktibidad ng kapisanan, tulad ng fun cycling at iba't ibang outdoor activities. Isa lang yan sa dahilan kung bakit kailangan nyo rin bumisita dito sa aming distrito. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa ating ginawang virtual tour dito sa aming distrito at siguradong mag-e-enjoy kayo at ang inyong pamilya
sa mga pasyalan at magagandang tanawin dito sa aming distrito. Muli po, ako po ang kapatid na Pamela Denise Aban. This is our story, our home, and I'm here today. Nakakatuwa naman yan, makapag-file nga rin ng leave para makapamasyal. Alright, maraming salamat po sa mga patid na mula sa distrito ng Palayan City, Nueva Ecija for that refreshing virtual gala. Alright, bago tayo magtapos, syempre hindi natin kakalimutan ang ating 30 seconds greetings portion. Okay, timer starts. Now, happy viewing po kay nakapatid na lovely Joyce Villanueva mula po sa distrito ng Lingayen, Pangasinan. Happy viewing din po kay nakapatid na Leia Oria Domingo mula po sa distrito ng San Carlos City, Pangasinan. At syempre kinakapatid na Rain Cristel Burbos mula po sa San Carlos City. Ha? Hello po mga kapatid. Happy viewing din po kay nakapatid John Bruno mula naman sa distrito ng Zambales North. You still have 5 seconds. At syempre, happy viewing na kapatid na Precious Lori Sarmiento sa distrito ng Bulacan South. Yeah, muli ako pa kapatid na Hedgerieta. Until next time, dito lang sa I'm Here Today. Minsan ka na rin bang umibig, ngunit naudlot at pinaglayo kayo dahil sa inyong mga pangarap? Naiisip ko pa lang parang tumatayo na yung balahibo ko. Parang nakakaiyak. Ang hirap nun, no? Lalo na kung tingin nyo talagang sobrang taas ng admiration, chemistry, at compatibility ninyo but you cannot commit due to the different life goals that you have. Kung nasa ganitong kalagayan tayo, ano kayang dapat natin gawin? Yan ang kwento ng pag-ibig ni Cha sa 2021 Ion Cinema entry na pinamagatang... Annyeong! Ating alamin kung anong say today ng mga kapatid natin mula sa distrito ng Catanduanes. Tarang he! 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 Jagia! Bakit, Opa? Miss Charlotte Guerrero, I love you so much and I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Yeah! Cha? Uy, Cha! Charlotte! Gising na! Anong oras na? Hindi ka ba magbubukas ang tindahan mo? Wala ba, nirong timing ka naman? Kita na magpo-propose na si Opa? Anong magpo-propose? Sinong Opa? Eh, wala ka ng boyfriend ah. Sa panaginip lang naman po eh. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si kapatid na Ricky Tugay mula po sa lokal ng Birak. Ako po ay may tungkulin bilang mga awit. May tungkulin din po sa kapisanang kadiwa sa aming distrito at isa rin po akong may tungkulin sa pananalapi. Hello po mga kapatid. Ako po si kapatid na Ginalyn Galliardo mula po sa lokal ng San Andres, distrito ng Catanduanes. Ako po ay isang organista, kalihim, guro sa pagsamba ng kabataan at may tungkulin po sa kapisanang kadiwa sa aming distrito. Ngayon po ay kasama ko ang kapatid na Ginalyn at panunoorin po namin ngayon ang In Cinema Film mula po sa distrito ng Catanduanes na pinamagatan pong Anyong. Very catchy po ang title ng In Cinema Film na ito. Nagkaroon ako ng interest na panoorin yung In Cinema Film na Anyong kasi akala ko nung una ay merong Korean character na gaganap. Pero nung pinanood ko ito ay nalaman ko na yung main character pala ang mahilig sa panonood ng Korean movies. Tsak po na ito ay magugustuhan ng mga kapatid nating kadiwa sapagkat ang film na ito ay tungkol po sa pag-iibigan ni kapatid na Ralph at Cha na kung saan sila ay pinagtagpo, pinaghiwalay, ngunit matyagang naghintay ng tamang panahon po para sa kanila. Very light lang yung presentation ng film at yung drama ay katulad lang din ng everyday experiences natin. Kaya lalo siyang naging relatable at very enjoyable na panoorin. Ang favorite scene ko po sa film na ito ay yung tagpo na magkasamang nasa pagtupad si kapatid na Cha at Ra. Sapagkat dito po ako nakarelate.
Ang favorite scene ko sa film na ito ay yung unang pagkikita ni Naraf at Cha. Dahil doon nag-start yung excitement doon sa film. Tulad po ng kwento ni Naraf at Cha, minsan na rin po kami nagkalayo ng kajinalin. Dahil po sa pagsisikap namin matupad ang aming mga pangarap, ay ang kapatid na din na rin po ay narito sa Katanduanes. At ako naman po ay nasa Manila para po maghanap buhay. Pero sinikap namin na malagpasan ang lahat sa pamamagitan ng pamamalagin ng pagtitiwala namin sa isa't isa at higit sa lahat naging panatag kami sa plano ng Panginoong Diyos para sa amin. Marami po akong natutunan sa film na pinanood ko at isa na po rito ay ang matiyagang mag-antay, magpanata at ilagak natin sa Diyos ang lahat ng mga nais nating marating at makamit sa buhay. At tiyak na hindi tayo bibiguin at ipagkakalob ng Diyos ang mga pangarap para po sa atin. Ay dumating man yung mabibigat na sitwasyon sa buhay natin, ang palaging magiging gabay natin ay yung mga aral ng Panginoong Diyos na walang sawang itinuturo sa atin ng pamamahala. Kaya sa mga kapwa namin kadiwa dyan, panoorin din po ninyo ang in-cinema film na Anyong. Dahil bukod sa kikiligin kayo, tsak na mai-inspire pa kayo. Anyong Raf, mamimiss din kita. Tulad ng paalala sa atin ng ating namamahala, ating ilagak ang ating pag-asa sa biyayang darating dahil may nakalaan sa atin. Kaya tulad ko, si Cha at ng dalawa nating lovely couple, dapat tayo ay masayang nagtitiwala sa ating paghihintay sa inilaan sa atin. Ako po si kapatid na Jam sa Kilayan, also known as Host Jam, na nagbibigay ng banayad na paalala na habang paparating pa lang ang taong para sa atin, patuloy nating hubugin ang ating sarili na mapaunlad ang ating emotional, social, mental, intellectual, physical, and spiritual strength and stability. Para kapag dumating na siya, ay mas lalo pa nating maipakita at maiparamdam ang ating pagmamahal para sa kanya. Sabi nga, love not when you're lonely, but when you're ready. Ikaw, kasi mo today. Anong say mo today? Abangan ang mga susunod pang kwento dito sa CFO Today! Sarhe! Shared. Hi po mga ka-CFO today! I just shared another episode of Little Ones Playlist. Speaking of that, ang mga cute little ones mula sa distrito ng Zambales South ay magbabahagi ng kanilang kwento na tiyak na kagigiliwan natin. Let's watch this! Kami ng mga kabilang sa pagsamba ng kabataan
dito sa distrito ng Sambales South, bagamat patuloy na nag-a-adjust sa new normal dahil sa pandemya, ay ginagawa namin protektibo ang pananatili namin sa aming mga tahanan. Forward to watching Little One's playlist every Saturday because it's fun and exciting. I get to learn other PNK point of view to different topics. Family, I love my family and po at opo, po at opo. Ang activity niyo po, dahil ito po ay masayang gawin. Tulungan ko po na maging masunurin at magalang sa aking mga magulang at laging sumunod sa utos ng Panginoon. Inaabangan ko po ang Little One's Playlist dahil marami po ako natututunan na aral dito. Enjoy po ako manood ng Little One's Playlist kaya po manood rin po kayo ng Little One's Playlist. Napakasayang makita na sa pagkabata pa lamang ay nahuhubog na ang ating mga kapatid sa mga ganitong aktibidad pangkasiglahan. So our little ones out there, ano ang mga iba't ibang natututunan niyo sa panonood ng Little Ones Playlist? Comment those na mga kapatid! I am Sister Anzi Kuyo and this is your story today! Break! Yes, quick lang talaga. This is the Break Entertainment. Oh, di ba? Kaysa ako pang kumanta at magdulot ng masamang lagay ng panahon sa labas, ay kilalanin na natin kung sino ang ating kapatid na magbabahagi ng kanyang talento. Panoorin po natin to. Hello po mga ka-CFO today. Ako nga po pala si kapatid na Ruben Resco mula sa lokal ng San Jose, distrito ng Leyte East. At ako po ay may tungkulin sa aming lokal bilang isang technical support for video streaming. At ako rin po ay may tungkulin sa District Multimedia bilang isang video editor. At para kantayin sa atin ng live, ang ISC Regional Music na 45, Today is Your Day, Brother Kyle. Oh, 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 ah, oh, oh, oh. Marami ang sa akin nangungulit. Dahilan ko ay gusto nilang marinig. Sa simpleng tanong kung bakit
ngunit wala pa akong kaisang dibdib. Sa totoo lang ay di ko alam kung talagang sa akin may nakalaan na aking susuyuin at mamahalin. Bakit di pa siya dumarating? Hindi naman ako mainipin, hindi naman ako maramdamin. Oh, oh, oh. Di lang maiwasan ang mag-alala pagkat ako'y 45 na. Yan, Kuya Kai, ang kinanta mo INC Regional Music sa amin ngayon ay pinamagatang 45. Ngayon ang tanong ko sa'yo, kabilang ka ba sa anong kapisanan? Ako po ay kabilang po sa kapisanan ng Kadiwa. So ikaw ba, Kuya, ay 45 anyos na? Ay, hindi pa po. Hindi pa, biro lang kasi 45 yung title na kinanta mo INC Regional Music. Okay. Kuya, may tanong kasi kami sa mga kapisanan ng Kadiwa or kabilang sa kapisanan ng Kadiwa na nagiging guest namin dito sa Breaktertainment. Ang tanong namin, are you AK, available Kadiwa? Ibig sabihin, you're single? Or you are okay? Ibig sabihin nun, occupied Kadiwa ka na, you are already in a relationship. I'm already in a relationship na po. Ah, okay na si Kuya Kai. Kaya naman pala happy-happy, oh. So, subukan natin yung ating challenge dito sa Breaktertainment kung ilan ang masasagot mo, ha? Sasabihin namin ang title ng song, and then kakantahin mo lang yung song, kahit one line or two lines lang po ng song na yan, okay? Ah, sige po. Opo. Alright, Kuya, smile ka lang and relax. Magkakabahan para maraming masagot, okay? Here we go! First INC Regional Music po is Aming Namamahala. Pass. Okay. Ako'y maghihintay sa iyong pagliligtas pala. Ayun po. Kaya ako'y maghihintay sa iyong pagliligtas. Wait. Ama kami sa'yo pa rin. Pass. Huwag sayangin ang pagpapagal ng sugo. Huwag sayangin ang lahat ng pagpapagal ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. So, thank you so much, Kuya Kai. I hope you enjoy po yung pagiging guest niyo po dito sa aming segment. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Mag-ingat po kayo dyan sa distrito ng Leyte East. Bye-bye! Thank you again, mga kabrikada. Sana po ay patuloy niyo kaming samahan dahil takot na po kaming maiwan. Ay! Sabi ko po, walang iwanan hanggang Biyernes. Tomorrow, we'll see you po rin. This is again Sister Gershaw Manday, your host and your kabrikada. Bye! What about you, dear viewers? Ano ang pinaka-memorable INC activity na dinaluhan mo and why? Drop your answers in the comments below in 3, 2, 1, go! Wow, tinag pa talaga ang mga kasama nila on those activities at mukhang nag-enjoy ang mga ka-CFO today natin. Ipagpatuloy lang natin ang ganyang enthusiastic na pakikipagkaisa, dear viewers, dahil bukod sa nagiging inspired ka na, this also glorifies our Almighty God. Kaya keep on watching this week,
See you on Friday dahil bukas ay ang international edition naman ng ating programa. Kaya keep on being inspired by Christian Living here on CFO Today.